What's up guys? Just a quick tutorial lang for today. And it's all about making your slow motion clips more smoother in just 2 easy steps. Itong trick na to guys, matagal ko na siyang ginagamit sa mga travel videos ko. Every time na gagawa ko ng B-roll ng isang lugar, mga pagkain namin kinakain dun sa lugar na yun, mga nakakasabay ko dun sa travel na yun, at kung sino-sino pa yung mga nakakasalamuha ko, mga ganun bang bagay. I use this trick for maybe mga 60% ng mga videos ko. Ginagamit ko to dahil it really works for me. Don't worry guys, hindi naman siya ganun kahirap intindin. Madali lang siya, swear. Disclaimer lang guys ha, ang ginagamit kong frame rate dito is 60 frames per second lang. So if you're using 120 frames per second para sa inyong slow motion video, hindi ko sure kung ma-apply nyo to. Pero I think it's gonna work. Pero for me, ang gamit ko kasi is 60 frames. So this works really well sa 60 frames per second. So tara na sa Premiere Pro and gawin na natin siya. The first thing that we're going to do is we're going to drag a clip on our timeline. Itong clip na to guys, I shot this at Mount Pulag, 60 frames per second. At ang model natin ulit, walang iba kundi si Kuya Moller. So ang gagawin natin sa footage na to is we're going to slow it down and make it smoother as much as possible in just 2 simple ways. The first we're going to do now is we're going to right click on the clip and then choose show clip keyframes, then time remapping, and then speed. Ngayon guys, kung mapapansin nyo dun sa bandang gilid ng timeline natin, meron dun tayong parang pwede nating i-scroll. So we're going to scroll it down para ma-stretch yung clip. Once na-stretch out nyo yung clip, may kita nyo dun sa clip na parang may linya sa gitna. Ang gagawin natin dun, we're going to drag the line downward between 40% to 30%. In my case, I'll just go for about 34%. So pag plinay nyo yan guys, kita nyo naman nag-slow-mo siya. Pero kung mapapansin nyo rin, medyo lagi yung kanyang pagiging slow-mo. So that's bring us to our second step. Yung second step natin guys is we're going to right-click again on the clip and then choose speed slash duration. May magpa-pop out na box dun. So ang kanyang default setting is frame sampling. So we're going to change that into optical flow. So kung mapapansin nyo, pag plinay nyo siya ulit, hindi na siya ganun kalagi. Hindi katulad nung first clip natin. Pag nilagyan nyo siya ng optical flow, tinatanggal niya yung, or nilelessen niya yung pagiging lag ng isang clip. Saan ko naman ito magagamit? Let's say for example, sa channel nyo, ginagawa nyo is nagluluto kayo. Applying this small trick sa inyong YouTube videos, parang nagkakaroon siya ng emotion, drama, or design, or style dun sa inyong video clip. Let's say for example, gumagawa ka naman kayo ng vlog about dun sa dogs nyo, nakikipaglaro kayo sa kanila. Alam niyo, parang nadadagdagan yung quality ng inyong content at saka nakakatulong to sa pag-stabilize ng inyong mga video clips pag gumagawa kayo ng B-roll, vlogs, ng YouTube content niyo. Teka lang, shoutout nga pala kay Tidus Sander Kanlapan tsaka kay Terra Krishna Kanlapan. So that's it for today guys. I hope you enjoyed this video. If you find this video helpful, give it a thumbs up by hitting that like button and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na meron akong bagong upload na videos. Subscribe to my channel and I'll see you guys in my next video. Peace!